Kahit ano man ang inyong mga pinagdaraanan, saan ka ba? Tanggap namin yan. Kaya makisakay palagi at naman kaming pusisiin ang iba't ibang klaseng tampo, irita, mood swing, o anumang uri ng sumbong. Dahil dito sa aming headquarters, lahat ng feelings ay valid. At ngayong sandali, ating pag-uusapan ang mga tumatak na sumpong dito sa ating tanggapan. Dahil tuloy-tuloy ang tsikahan sa mas pinatapang, pero mas may puso na... Sumpong ang issue! Tanggapan ng sumpong! Usapan. Scan nyo lang ang QR code na may kita nyo sa inyong screens o pumunta sa aming website na pie.com.ph/join at makitweet sa amin gamit ang aming hashtag Barangay Pie Silog. Ay naman! Tama yan! Mayor! Go! Isilog! Ano yan? Dito sa aming tanggapan, marami tayong sumpong na pinagsaluhan. Mga inilabas na emosyon na nagpaiyak, nagpagalit, at nagbigay inspirasyon sa ating lahat. Akala ko iiyak kayo. Kayo ba, ano ang hindi nyo malilimutang sumpong? Ako yung sa ano, yung nag-garbage collector. Si ako yun, si J-Mar. Sobrang tumatak sa akin yun. Kasi nga tubig nga lang naman, di ba? Hindi siya isang basang tubig lang, di ba? At saka yung batang nagsulat na sorry, hindi ako matalino. Yan yung mga tumatak sa akin. Ano pa ba? Ang dami talaga natin. Balikan na natin yung mga sumpong na yan. Ang unang sumpong na ating pupulutanan, siya ay si Nanay Julie Torres. Isang nanay na sumama ang loob. Dahil imbis na makatipid, naka-doble gastos pa dahil nasira agad yung nabili niyang sapatos para sa kanyang anak. It's a scam! Ang buong kwento, panoorin natin. Asa niya? Dito siya. Here. Over there! There! Yeah! Oh, ito po yung sumbong ko. Yung sapatos po na nabili ko sa online po, nagkakahalaga lang po siya ng 180 pesos. Akala ko po maganda yung quality. Kasi maganda talaga siya, totally black na black shoes siya. Batos! Tapos, yung parang sa mall siya yung style, ganun siya kaganda. Sabi ko, maganda to. Okay to pagpasok niya sa school. Tapos banda, nandito pa lang kami sa bahay. Susuotin pa lang niya, tira na talaga agad. Pinakad pa lang niya dito. Usap agad. Tapos pinagawa ko sa tatay ko. Hindi na niya talaga maremedyohan. Kahit nilagyan na niya ng rugby, tinag-anan na niya ng upuan na matigas para mag-init lang agad. Para makapasok agad yung anak ko, pero hindi, wala na talaga. Hindi na talaga nagamit. Kaya nagalit talaga ako kasi masama yung ginagawa ko. Kasi sabi ko, imbis na papasok ko yung anak ko na maayos yung sapatos niya, maganda. Pero nangyari, nauwi sa plastic yung sapatos niya. Yun na lang muna yung ginamit niya. Nanghiram lang muna kami na para lang makapasok. Siya ng anak ko nung nasira yung sapatos niya, parang ayaw na talaga niyang pumasok sa school. Pinilit ko lang, sabi ko, pasok ka kasi sayang, first day of school yun. Sabi na pumasok talaga siya nung araw na yun, pero pag uwi niya, malungkot siya kasi yung mga classmate niya bago yung sapatos. Tapos siya, ganun yung sapatos niya. Talaga, kasi minsan wala akong sapat na pera. Hindi ko maibigay yung gusto nila. Pero pinakausap ko naman sila, sabi ko sa kanila, pag may sapat na tayong pera, bibilihan ko kayo ng mga pangangailangan nyo. Hindi lahat ng oras, marami tayong pambili, sabi ko ba. Pag kinakausap ko naman sila, okay naman sa mga bata. Dapat po talagang sabihin natin sa kanila na hindi lahat ng gusto nila masusunod. Mas maganda na yung sabihin ng maaga habang bata pa. Lalo na kung malaki na, mahirap na po silang pagsabihan pa. Habang bata pa, sasabihin natin lahat ng nararamdaman natin sa kanila para nakukuha rin nila yung ano natin, yung emosyon, yung mga nararamdaman natin bilang isang magulang. Alam nila ba't mga bata, di ba?
Imagine nyo, pinaghirapan niya din yung pera niya para magbigay sa kanyang anak. Tapos niloko lang siya, no? Kaya, mabilis masira. Kaya, maging ano rin tayo, dapat very careful sa pagbili online dahil minsan, kung hindi legit yung seller din, naluloko talaga tayo. Yung sa akin din naman, parang sa mga kids, kapag niregaluhan kayo ng mga magulang nyo, lalo nga ngayong mga kapaskuhan, kahit ano pa yung ibigay sa inyo, kahit na hindi nyo favorite color or hindi pala yun yung wish nyo, kailangan maging grateful kayo kasi hindi nyo alam ano yung pinagdaanan ng parents nyo para maibigay yun sa inyo. Tama. Yeah. Tama naman niya. Ano, tutuloy pa ba natin o bibitin mo na natin? So, kakain muna kami, kaya bibitinin na muna namin ang ating chismisan at mas bumusisiin pa ang mga sumpong sa matapang na talakayan at mas may pusong chismisan dito sa Sumpungan HQ! Tanggapan ng sumpo!